Tila dismayado nga si Congressman Mike Defensor sa ginawa ng alkalde ng Quezon City na si Mayor Joy Belmonte. Ito'y matapos harangin daw umano ang nakatakdang pagrarali ng tambalang Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte sa Quezon City Memorial Circle sa darating na December 8. Hindi nga raw niya maintindihan kung bakit parang hindi raw sila pinapayagan ng LGU ng QC na gamitin raw ang nasabing venue upang pagdausan ang isasagawang pagtitipon ng mga taga-suporta ng BBM Sara Tandem. At narito ang naging pahayag ni Congressman Defensor. Sumulat ako sa Quezon City Memorial Circle kasi yan lang ang nakikita naming venue. Kasi alam mo naman pagka si Bongbong Marcos at si Mayor Inday Sara ang nandyan, talagang napakarami ng tao. Ang nangyari, nung tiningnan ng mga tao ko, wala namang nakalagay at bakante ang December 8, ngayon bigla-bigla sinasabi nung administration ng Quezon City Memorial Circle, meron na daw, dahil nag-reserve na daw ang Quezon City government. E nako talaga itong si Mayor Joy Belmonte. Dagdag pa niya, mismong nakita pa ng presidente namin ng malayang Quezon City Party, na talagang bakante ang December 8. Dahil nga dito, hindi raw sila makapaniwala, dahil parang sinasadya daw ng LGU ng QC, na harangin o para hindi makababa ang tambalang BBM Sara sa Quezon City. Hirit pa nga niya, alam mo nung nakaraang eleksyon ng vice presidential race, diba ang campaign manager ni VP Lenny Robredo ay si Mayor Joy Belmonte, siya mismo, at nung panahong yun, di rin nila pinayagan si Bongbong Marcos na magkaroon ng motorcade o magkaroon ng rally sa Quezon City. Saad pa niya, bagamat ganun, nanalo pa rin naman si Bongbong Marcos sa Quezon City as vice president. E ngayon gagawin na naman nila yan kay presidential candidate Bongbong Marcos na hindi nila papayagan o sasabihin nila na meron pang ibang gagamit sa December 8, huwag naman. Ayon nga kay Congressman Defensor, dapat raw neutral ang mga local government unit at hindi sila nakikialam sa eleksyon. Dapat payagan daw magsalita ang lahat ng mga kandidato at alamin na rin daw nila ang mga plataforma at track record ng mga ito. Saad pa niya, in the case of Mayor Joy Belmonte, bagamat kami ay magiging magkalaban sa darating na halalan ng 2022, e dapat naman, kunwari si presidential candidate Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte, e huwag harangin nila. Katulad ng ginawa nila nung vice presidential race, e medyo unfair po yan kay BBM at Mayor Inday Sara. Giit pa niya, yung Quezon City Memorial Circle di nila pag-aari yan, publiko yan, at alam naman nila, na pag itong dalawa ang nagsama, kailangan talaga malaking lugar, dahil sa dami ng sumusunod at talaga nakikinig dito kina Bongbong Marcos at Mayor Inday Sara. Samantala, maging ang batikang journalist na si Mike Abe, ay nagsalita na nga rin patungkol sa issue. Dapat nga raw payagan sina BBM at Mayor Sara, na magsalita sa Quezon City, dahil parte raw ito ng demokrasya sa ating bansa. Aniya, ang dapat po kasi lahat ng organization, o lahat ng politiko, kung may mga planong mag-meeting, o magkita-kita sila sa isang lugar, dapat payagan yan ng mga incumbent local official. Kasi yan po ay part ng demokrasya. Hindi pwedeng kapag di ka kaalyado, di nila papayagan na mag-organisa ang mga kalaban sa politika. Di po tama yun. Dagdag pa niya, bakit po dito sa Quezon City kakaiba, maaring pinupolitika talaga, dahil alam naman natin, at dapat malaman nyo ng mga Marcos supporters, na ang Quezon City Mayor, ay hindi kaalyado ni Bongbong Marcos at ni Mayor Sara. Baka yan ang dahilan, kung bakit kanyang tinututulan itong pag-oorganisa at pagkikita-kita ng Marcos supporters at ni Sara dito sa Quezon City Memorial Circle. Ayon nga kay Mike Abe, kailangan nga raw bigyan ng pagkakataon ang lahat ng mga kandidato, na magtipon-tipon kung saan nila gusto, at huwag raw pigilan ng mga nakaupong local executive ng lugar. Kaya ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon, maraming salamat po.